is the champion, Rolando Navarrete. Tunay na gangster sa loob at labas ng ring, uwang nag-iisa at ang tinaguriang The Bad Boy from the Jungas. Mga kaibigan, alam nyo ba na bago pa magkaroon ng Manny Pacquiao ay una munang nakilala ang Noy, miyembro ng kilabot at notorious na gang dito sa Pilipinas na sige-sige gang subalit naging Filipino boxer superstar at nakilala bilang hard puncher sa loob ng ring. At ito ay walang iba kundi ang the legendary Rolando Navarrete. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan na ulat ng dahil sa impluensya ng maling barkada at bisyo, ang dating sikat na sikat at tinitingala ay nauwi na lamang sa pagtitinda ng mga isda at minsang tumatanggap na lang ng tulong sa kalsada. Handa ka na bang marinig ang kwento niya? Wala, bago ang lahat ng inay ko ngayon pa lang kayo napadpad sa channel na ito at mahilig kayo sa mga ganitong usapin, ay inaanyayahan ko po kayo na pindutin ang subscribe button at pakihit nyo na din yung bell icon upang sa ganun ay isa rin kayo sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago tayong upload. Kaya simulan na natin. February 14, 1957, nang isilang sa Noy napakahirap na pamilya si Rolando Navarrete sa bahay ng Dajangas o mas popular sa pangalang General Santos City. Bata pa lamang noon si Rolando ay likas na talaga sa kanya ang pagiging palaban dahil sa maaga na itong pinasok ang pagiging pasagulero at laging laman noon ang kaguluhan sa lansangan. Hindi na rin siya nagawang mapagtapos pa ng kanyang mga magulang sa pag-aaral dahil nga sa kanyang pagiging troublemaker. Kalaunan dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay ay maaga rin itong iniwan ng bayang kanyang kinagisnan at nakipagsapalaran sa Maynila at minsang nangarap na maging isang malakas na boksingero balang araw. Napadpad nga ito sa lansangan sa Tondo sa Manila at dito na siya unang nakilala dahil pa rin sa kanyang pagiging pasagulero at mas lalo pa siyang nakilala noong mapasama siya sa isang kilala at kinakatakutang Filipino street gang sa Maynila at ito ay ang Sige Sige Sputnik Gang na nabuo noong taong 1960s sa lugar pa rin ng Tondo sa Maynila. Dahil na rin sa nasanay ito sa mga gulong kalye, ay dito na rin nahubog ang katawan ni Rolando upang tumagal sa bakbakan sa loob ng ring. Dahil makalipas lamang kasi ng ilang taon, February 17, 1973, kung saan siya ay 16 years old pa lamang, ay maswerte itong naging miyembro ng Philippine Boxing Team at dito na nagsimula ang kanyang karera bilang isang boksingero. Hindi lang sa labas na kilala si Rolando Navarrete sa kanyang pagiging kilabot kundi nadala pa niya ito sa loob ng ring at nabansagan siyang hard puncher dahil sa pitong magkakasunod-sunod na panalo nito noong kanyang unang mga profesional na laban. Dahil dyan ay mabilis ding umangat ang kanyang karera at binansagan na nga din siya bilang The Bad Boy from the Jungas na siya namang ginamit niya sa kanyang buong karera. Subalit dahil nga sa nahubog siya sa mga away kalye ay hindi lang sa loob ng ring niya ginagamit ang bansag sa kanyang bad boy kundi pati na rin sa labas. Kahit na medyo maganda na ang takbo ng kanyang karera noon ay patuloy pa rin siya sa pagkikipagbasag-ulo dahil na rin marahil sa maling impluensya ng kanyang mga barkada. Kalaunan dahil naman sa babae, dahil sa hindi niya makuha-kuha ang loob ng kanyang nililigawan ay nagdulot ito sa kanya ng matinding depresyon dahil ano pang tikman din niya ang mga ipinagbabawal na gamot. Nagsimula ito sa patikim-tikim lamang ng damo hanggang sa kainin na din siya ng sistema. Pero hindi pa naman doon nagtapos ang karera ni Rolando Navarrete dahil nagpatuloy pa ito sa pakikipaglaban sa loob ng ring at pinatunayan pa niya na isa siyang knockout artist at aminado naman ang mga tao noon na ang mga laban niya ay isa sa mga pinaka-exciting na panoorin noong kapanahunan niya. Subalit medyo na-dismay lamang noon ang mga tagahanga niya nang talunin siya ng kanyang kalaban sa makasaysayang laban ng Trilla in Manila noong October 1, 1975 pero hindi naman ganong naapektuhan ang ating bida sa laban na iyon sa halip ay lalo pa siyang naging agresibo sa kanyang mga sumunod pa na laban. Mas lalo kasi niyang pinatunayan na karapat dapat siyang tawagin bilang isang knockout artist noong magawa na naman niyang manalo sa kanyang mga sunod-sunod ulit na laban hanggang sa makuha na nga niya ang rurok ng tagumpay na kanyang inaasam. April 27, 1980, nang masubukan naman ang lakas ni Navarrete para sa WBC World Super Featherweight title laban sa Noy Nicaraguan champion na si Alexis Arguello. Ginawa naman lahat noon ang makakaya ni Navarrete, subalit sa panglimang round pa lang ay yumuko na ang ating kababayan. Sa madaling salita ay bigong masungkit ng The Bad Boy of the Jungas ang kanyang pinakaunang world title na halos ito pa ang laging sanhi para sa maagang pagre-retiro niya sa larangan ng boxing dahil sa grabing pinsala ang natanggap niya dito.
Ngunit hindi naman tuloy ang sumuko ang ating bida dahil noong sumunod na taon, August 29, 1981, nang magkaroon siya ng laban sa Hawaii. Dito na siya naghiganti sa pamamagitan ng knockout kontra sa Ugandan champion na si Ibosa Edwards. Sa pang-apat na rounds pa lang kasi ng kanilang laban, ay dalawang beses na niyang pinabagsak ang Ugandan champion. At sa panglimang round, ay tuluyan nating sumuko ang champion kontra sa dapat boy na siyang tuluyang nagbigay sa kanya ng kanyang kasikatan. Limang buwan naman pagkatapos ng kanyang laban, ay umuwi naman siya kagad ng Pinas para sa kanyang unang title defense kontra sa isang Korean Olympic quarterfinalist at ASEAN gold medalist na si Chong Il Choi. Libo-libo namang mga Pilipino ang tumalo sa Rizal Memorial Sports Complex para lang masaksihan ang malaking laban na yon para sa ating kababayan na si Navarrete. Sa unang apat na round ay tila ba nahihirapan si Navarrete kontra sa Koreanong kalaban nito, at pag-abot nga ng panglimang round ay tuluyang bumagsak ang ating kababayan. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi naman pinanghinaan ang loob ang The Bad Boy at muling binuhay ang laban sa mga sumunod pa na round at sa kabutihang palad. Sa panglabing isang round ay napabagsak na nga niya ito dahil ano pang matagumpay na depensahan ni Navarrete ang kanyang titulo. Subalit sa pangalawang pagkakataon na dinepensahan ng ating bida ang kanyang titulo kontra sa isang Mexican challenger, ay tila ba minalas-malas pa siya noon. Simula kasi una hanggang pang 11th round ng kanilang laban ay naging pabor ang score sa ating kababayan, ngunit sa huling bahagi ng panglabing dalawang round ay tinamaan si Navarrete ng isang sabihin na nating lucky punch na siyang naging dahilan upang bumagsak siya sa loob ng ring at naging dahilan din ng kanyang masakit na pagkatalo. Simula noong matalo siya dito ay tila ba iniwan na rin siya ng swerte dahil sa unti-unting pagbagsak ng kanyang karera. Dahil dyan ay muli na namang nabuhay ang mga bisyo niya sa kanyang katawan, mga droga, at ilang ulit ding nasangkot sa mga kaliwat ka ng kaguluhan. At ang pinakamasakit pa ay noong nakulong siya dahil sa kasong pagkidnap at panggagahasa ng isang bayaran sa Hawaii noong taong 1984. Dahil dito ay nahatulan siya ng 20 taong pagkakabilanggo sa lugar mismo ng Hawaii. Pero sa kabutihang palad ay halos 3 taon lang itong nagbayad sa kulungan dahil na rin sa kakilala niyang may koneksyon sa itaas. Kagad naman siyang na-deport sa Pilipinas at makalipas lang ang ilang taon ay muli niyang sinubukang lumaban para sa isang epic comeback. Muli namang pumanig ang magandang kapalaran sa kanya hanggang siya ay magretiro noong taong 1991 at nakilala bilang isa sa mga kinikilalang pinakamagaling na boksingero sa kasaysayan ng super featherweight division sa buong mundo. Pero matapos niyang bitawan ang karera niya sa pagbuboksing, ay muli na namang nabuhay ang kanyang mga bisyo at nagsimula na namang maging basagulero. Unti-unti nating nauubos ang kanyang pera dahil sa ipinagbabawal na gamot at sinabayan pa niya ito ng pambababae. Hindi na rin niya natapos pa ang pinapagawa niyang bahay noon na pinapangarap din niyang gawin sanang boxing gym para alalayan ang mga kabataang nangangarap ding sumikat balang araw. Maging ang mga dating kaibigan niya ay wala na din simula noong naubos na ang kanyang mga naipundar. Kalaunan, dahil sa muling pamamaraan niya ng paglustay ng pera, ang dating sikat at tinitingalang boksingero ay isa na lamang ngayong nagtitinda ng mga isda sa Jensen at minsang tumatanggap na lang din ng tulong sa ibang mga tao. At makailang ulit ding namataan na humihingi ng tulong kay Senator Manny Pacquiao na kanya rin kababayan. Subalit imbes na magbago ay tila ba pinanindigan pa rin niya ang kanyang pagiging bad boy dahil naging laman pa rin siya ng mga kaguluhan. Isa na nga dito noong tamaan siya ng tubo dahil sa isang away noong 2005. Pagkatapos ng isang taon ay tinamaan naman siya ng bala ng shotgun sa kanyang hita at muntik nang namatay dahil sa pagsaksak sa kanyang leg ng high speed noong 2008 at marami pang iba. Pero ang masakit sa kanya ay noong nakawin mismo sa loob ng kanyang bahay ang kanyang pinakatago-tago at pinakaingat-ingatang WBC Super Featherweight Belt na kanya na lamang alaala na minsan sa kanyang buhay ay nakapagdala siya ng karangalan sa bansang Pilipinas. Sayang nga lang at hindi niya ito ginamit sa mabuting paraan. For the nickname of the Guns of Navarrete, here is the champion, Rolando Navarrete. At well, siguro ay dito na magtatapos ang video natin ngayong araw, mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang kwento ay huwag nyo naman pong kalimutang mag-iwan ng isang like at subscribe. At ayun nga, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, agbyag!